Abiso po sa mga manonood. Maselan po ang susunod na balita. Nakita sa isang septic tank o Pozo Negro sa Danao, Cebu, ang bangkay ng isang dalagitang edad 14. Ang septic tank ay nasa loob ng Cogon Cruz Integrated School. Nakita ang bangkay kahapon nang isumbong ng isang utility man sa paaralan ang pag-alingasaw ng nakabukas na Pozo Negro. Kinilala ang bangkay na si Tessa Marie Igay matapos kumpirmahin ng kanyang ama. Nakitaan ang mga sugat sa katawan ng dalagita. Suspek at tinutugis na ang 34 na taong gulang na si Jesse Medicillo, security guard siya sa paaralan at nanliligaw raw sa biktima. Bago kasi nakita ang bangkay, isa pang guwardiya sa paaralan ang nakapansin ng mga bahid ng dugo sa guardhouse noon noong Sabado kung kailan isinumbong sa polisya ang pagkawala ni Igay. Sa impormasyon ng polisya, Biyernes, sinihinalang pinatay ang biktima. Kaugnay po ng balitang yan, kumuha tayo ng update. Makapiling natin live sa pamamagitan ng telepono ang hepe ng Danao City Police, si Police Lieutenant Colonel Maribel Hetigan. Lieutenant Colonel Hetigan, magandang hapon. Welcome sa QRT. Magandang hapon po, sir. Hello po, sir. Magandang hapon po. Lieutenant Colonel, kamusta po ang pursuit operation ninyo para ho mahabol ang mga suspect? Ngayon po, sir, ongoing pa po yung hot pursuit operation natin. Andun po sa area kung saan palaging nakikita yung ano yung suspect po natin. Madam Lieutenant Colonel, sa inyong palagay, nasa area pa ho ba ng Danao o hindi pa ho tuloy ang nakalalayo ang salarin? Opo sir, andito pa po sa area natin, yung sa nearby municipality po. Kasi may natanggap kaming information galing po sa mga ano sa mga sa communities po natin. Nakaugnayan niyo po ba ang kaanak man o kaibigan nitong target ng inyong pursuit operation para ho hingan ng impormasyon na Madam Lieutenant Colonel? Pardon po sir, hindi ko po nakuha yung first statement po. Yung ano po bang po, mga kaanak, yung pamilya o mga kaibigan man lamang nitong primary suspect ng krimen ay nakaugnayan na po ng Danao City Police? Opo, sir. Lahat po may mga witnesses. Ano po ang binabanggit nila sa inyo, Madam Lieutenant Colonel? Ano po yung sa mga witnesses po natin, sir? Tinutumbok po nila, sir, gano'n na po, yung... Yes, Madam Lieutenant Colonel, gaano po kalakas ang ebidensya ninyo laban sa primary suspect? Talagang malakas po, sir, yung evidence natin. It's because nakikita po talaga siya na siya talaga yung nag-ano ng krimen. At saka may sa first ilang day natin pinapapunta doon. Ang nagbigay ng salaysay sa inyo? Yung ano kasi, sir, nung Saturday, sir, ng umaga, yung kapatid ng biktima pumunta dito sa atin, nagre-report dahil din nagpunta sa kanya yung incoming security guard. Tinatanong kung may whereabouts ba sila sa biktima, considering na pagdating niya doon sa security guard house, may nakitaan po siyang maraming dugo. Tapos yung ano kasi yung biktima at saka yung suspect natin, palagi silang nakikita doon na magkasama. Tapos sa first nung pagpunta, sir, ng police natin, kaagad-agad kasi pinuntahan nung pagkatapos na ni-report ng kapatid ng ano natin, kapatid ng biktima natin. So ngayon, sir, na pagpunta ng mga kapulisan natin, pinaano na natin ng investigator on case, nakita po yung other pieces of evidence. Oo, isa doon, mayroon tayong kutsilyo na nakuha, may blood stain pa, tapos yung tubo, marami pa pong nakukuha, sir. Yung iba po sinunog kasi niya yung ibang damit. Tapos, hindi lang po doon ang may blood stain doon sa guardhouse, kundi sa second building or adjacent building po ng ano natin, ng
ng school, mayroon din doon sa wall. So, pinaprocess po yon ng mga investigators natin, including investigator on case. Tapos, mula noon, naghahanap na yung kapulisan natin dito sa Danao. As to the identity, hindi rin natin pa alam kasi wala pa nga tayong proof na kung sino yung biktima at kung sino yung suspect. Pero sir, yung ano, yung incoming security guard, talagang nagsasabi siya sa kapatid ng biktima na yun na nga maraming dugo doon. Pagkatapos itong si outgoing security guard, which is our suspect, nagpunta sa kanya instead na yung turnover nila doon mismo sa guardhouse, nagpunta doon sa bahay nila as early as 7 o'clock in the morning. Tapos, nagmamadaling paalis, nagsabi sa kanya na, oo, tapos hindi na siya mag-report doon instead daw sa iba na or hindi na siya papasok. Hello po. Madam Lieutenant Colonel, mari namin malaman ano po ang cause of death ng biktima, ma'am? Sa nakita po namin, sir, though ongoing pa po yung... Ay hindi, napaprocess na po ito at saka nagantay kami ng results sa SOCO. Pero based po sa nakita natin, mayroon po siyang mga stab wounds po. Meron ho bang nakitang mga palatandaan na, madam, na pinagsamantalahan din ang biktima? Actually sir, yung sa dead body, nakita natin na naka-punch pa yung ano yung victim. Kompleto pa po yung ano niya, yung damit. So, hindi ko pa masabi sa inyo na napagsamantalahan kasi kung sa physical ano lang makikita natin, mayroon naman siyang damit, hindi naman siya ano naked. Kanina, Madam Lieutenant Colonel, isinasahin papawid namin ang larawan ng suspect. Meron ho ba kayong mensahe? Saan po maaaring makipag-ugnayan ang ating makababayan na may impormasyon po sa kinaroroonan ng hinahanap at target ng pursuit operation ninyo ngayon? Yan po, sir. Inaalo ko po yung lahat ng community, not only here in Danao, but to the nearby municipalities na kung makita niyo po yung suspektado natin sa biktima, sana naman po ibigay ninyo yung information dito sa station natin para naman mabigyan ng hustisya yung kamatayan po ng minor de edad. Maaari po nilang tawagan yung hotline number namin na... Sandali lang po sir, ha? Tinitingnan ko. 0998-598-6379. Is that correct, Madam Lieutenant Colonel? 6379 po, sir. 0998-598-6379. Okay. Mga kapuso, ang hepe ng Danao City Police, si Police Lieutenant Colonel Maribel Hetigan. Ma'am, good luck. Maraming salamat at magandang hapon. Salamat po, sir. Salamat po.